Dito lamang po sa ESL One Summer 2021 between Quincy Crew and Tundra Esports. Kasama ko walang iba kundi si Aki Marut. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat, guys. And ito nga, nagbabalik tayo kahapon. Yung games na kinover natin dito sa Stream B ay yung Alliance versus Team Unique, kung saan na nanalo yung Alliance dito at nag-advance sila sa upper bracket round 2. And dito muna tayo ngayon sa ano, sa Quincy Crew versus Tundra Esports, no? So itong team na to, sila yung nanalo nung round 1, and then yung mga natalo naman kahapon, nalaglag sila sa lower bracket. So waiting ang AES mo na ako, Gambit, kung sino yung matatalo dito sa Quincy Crew versus Tundra Esports. So, at nga pala, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po tayong dalawang live stream. Kung naghahanap kayo ng T1 versus Viking.gg, doon po tayo sa isang coverage natin na walang delay, dahil po dito sa ating coverage na Stream B, meron tayong 15 minutes delay. Oo, mauhuli lang tayo ng konti dito, guys. Pero ayan, salamat pa rin sa mga kasama namin ni Shola manood, no. So once again, itong ESL One Summer 2021, no, ito yung tournament after ng major, no. Though walang DPC points, no, pero yung mga nakapasok dito is yung 9 teams na invited. Nag-depend sila doon sa kanilang mga DPC points na nakuha or naipon within the season, and yung mga top teams, sila yung dumiretso ng upper bracket. And then meron tayong tatlong teams na nanalo sa mga closed qualifiers sa kanya-kanyang mga region sila, no? And isa dito yung Tundra Esports, galing sila sa closed qualifier. So tingnan natin kung kaya ba nilang masabayan itong Quincy Crew, which is fresh from the major, no? Hindi naman din ganun ka sama yung run nila, performance ng Quincy Crew. Mm-hmm. Tsaka tingin ko, ang nakita ko din na sila pa rin, hindi sila nagpalit ng roster pagdating sa TI10. Still, Quincy Crew is still Quincy Crew pa rin. Solid pa rin yung kanilang lineup. Pero ito nga, dahil na sa upper bracket round 2 na tayo, kung sino man nanalo dito mag-a-advance sa upper bracket round 3, at kung sino naman mananalo sa T1 and Vikings GG, sila po ang makakalaban. At kung sino man matalo dito, babagsak po tayo sa lower bracket. Round 1. Oo, ang mga kalaban nila doon, yung nabanggit natin kanina, AES mo na ako, Gambit. And then, yung mga waiting dyan is Team Unique, Team Secret versus Sigma, tsaka OG versus Team Liquid. So, malupit-malupit yung mga laban na i-cover natin, guys. Oo, pero so far, Tundra, sobrang solid nung lineup nila dito, dahil na 2-0 nila yung Liquid, and at the same time yung Viking GG 2-0 din pala sila sa Viking GG. Hindi rin naman biro yung mga players sila, kasi sa 33 si Pata, halos lahat din talaga, Snaking 9 and Skeeter, halos lahat din talaga solid din dito itong mga players sila. Hindi lang, parang bago lang yung team nila, no? Mm-hmm. And once again, this is a best of 3 series, so possible na 3 games if ever man, dahil marami dito sa chat natin ang talagang naniniwala sa Tundra Esports. Ang malakas naman, sabi nga ni Shola, is kilala din naman yung mga players ng Tundra Esports, and marami na din sila mga naging achievements for the past season dito. Pero let's get into the draft. Best of 3 series nga ulit to, and Quincy Crew, pinick out na nila dito yung very Viper. Famous nila na ano, na hero, or yung Viper, which is highly picked for Quincy Crew, or yung ano, yung Venomancer, talagang mga lason-lason yung jutsu nila dito. Oo. Tsaka meron din na silang time dito sa early rotation. Aasahan natin sa Quincy Crew Plus, Void Spirit. So nakikita natin tatlong hero nila na pwedeng mag-connect anytime, and yung pressure nito sa lane, dahil tingin ko nag-Void Spirit sila dahil may Ancient Apparition na kailangan niyang talon sa backline, and Invoker. Invoker na tingin ko ito yung match up eh. Kung mag-combo si Invoker, pwede mag-second skill na si Void Spirit. Kung makapag-aganim siya, easy sa silence siya sa may backline. And I think kaya nila na-controlin yan. So, maaga din nilabas ng Tundra Esports dito. Invoker, malay naman natin. Meron silang bagong strategy. Kasi nakita ko sa kanilang mga hero pool noong mga nakaraang laban nila. May ligsin sa Snapfire, may ligsin sa Batrider. Pero ngayon, ibang set of heroes naman ang kanilang inilalabas. Yes.
And ito nga, third pick ng Tundra Esports, Dragon Knight. This might be a Dragon Knight offlane, I believe. Or tingnan natin kasi very flexible yung Dragon Knight ngayon. Talaga nga nilalagay din siya sa safe lane. Which is pang ano lang din talaga, pang secure ng laning phase din dito. But Quincy Crua, kung laning phase yung pag-uusapan natin, Viper. Isa yan sa mga malakas talaga mag-lane. And if ever nga na safe lane itong Dragon Knight, pwede siyang tapatan ng Viper. Oo, mahirap yan. Siguro i-offlane lane or sobrang hindi makapag-farm na maayos yung Dragon Knight, lalo na pag Viper yung katapat. Void Spirit, ginagamit naman siya na position 3, pero tingin ko kung Invoker, kailangan kasi na Invoker, mataas yung level eh. Kaya din lagi siya na ginagamit as mid lane hero. Dating, nakakita tayo yung mga Invoker support. Pero ano na yun eh, parang hindi na siya nauso ngayon sa meta natin. Pero tingnan natin, Quincy Crew, binan nila. Ito ang Timbers and Batrider. Kasi Batrider and Medusa pa pala. Ito, Batrider, Medusa, Snapfire. Yun yung mga hilig talaga na ipick dito ng Tundra Esports. While inalis na rin nila itong Enigma. Winter Wyvern. Okay, ito yung kahapon pa na ano eh, talagang nagsashine na hero. And hindi lang kahapon, kundi dun sa last anime major natin, no. Talagang Winter Wyvern wins game. Sobrang highly picked and ang taas din ng win rate itong hero na to. Dahil yung kaya niyang i-offer pagdating ng team fights. And so far, wala pa rin naman ditong damage dealer or heavy right clicker yung Tundra Esports. Pero magandang pick na tong Winter Wyvern eh, para may pang control sila dito or pang set up din, if ever. Dami nilang pwedeng i-ano dyan, i-combo din. Kapag nakapag-aganim sa itong si Void Spirit, diba? Avalanche toss ni Tiny. So let's see. Kulang lang sila ng pang burst din dito, I think. Quincy Crew, early laning phase, Winter Wyvern naman, masakit sa laning to eh. Lalo na meron siya mga pang clear agad ng creep waves. And Quincy Crew, tingin ko kailangan nila yung pang push ng tower. Carry nila nga ang kulang nila. Pwede sila ditong mag Juggernaut Ursa. Pero Luna, pick coming from Tundra Esports. Okay, kailangan, I think kailangan ng magagang BKB netong Luna na to, ah, kasi ang daming pang control or pang hold ng Quincy Crew, lalo na sa early game. Ito yung tatlong heroes kasi na walang iniintay na timing eh. Talagang pagka level 6, gagalaw at gagalaw na sila. Or kahit hindi pa sila level 6, kaya nila talagang kumuha ng kill dito or ganks, mga possible ganks din, no? And kung support man itong Tiny, diba? Ayan yung isa sa mga heroes na kayang-kayang pumunta sa jungle ng kalaban ng hindi rin namamatay. Yes, pero tingnan natin yun, Snapfire. Kasi magandang favorite nila, halos lahat ng ginagamit nilang hero dito is Snapfire din. Para sa Tundra Esports, so talagang alam ng Quincy Crew yung mga galawan nila. So tingin ko kasi kulang na lang sila ng support na position 4. Like, Asian Apparition, tingin ko kailangan nila ng mga pan-setup like Clockwork na kaya na nakatalon para kay Winter Viber, diba? Para hindi may easy na pang-boboset para sa kanya. Or pwede din naman silang mag Witch Doctor. Witch Doctor, Leaning Peace Luna, and Witch Doctor, sobrang lakas sila sa Leaning Peace. Or pwede din silang mag Warlock and Luna sa combo. Diba? Kung mag-Winter's Curse man, diba? Position lang na maganda ni Warlock, pwede siya magbato ng Chaotic Offering. Be happy. Para sulit na sulit din yung ano, yung AOE skills na kayang ibigay ng Tundra Esports dito. Invoker pa lang eh. Masusulit na nila yun eh. And yun nga, I think Chaotic Offering magandang pang setup din yan sa, ano, sa Ice Blast. Talagang sure na natatama if ever. Pero yun nga lang, dalawang squishy na supports yung magiging supports ng Tundra Esports dito, which is medyo delikado eh, kasi pag dumating na yung time na nakapag-blink dagger na si Tiny, easy ano lang yun eh, easy pick off lang. Oo, yun naman din. Pwede kasing pilita, kaya nitong pumunta sa backlines. Oo, yun naman. So tingin ko naman dito kailangan ng Quincy Crew is carry? Or pwede naman nila gawing Tiny carry, di ba? Clockwork, like I said. Okay.
Kailangan nila kasi ng ano eh, ng kaya na makunat na position 4 na pwedeng mag-jump in sa may backline na pwedeng patayin yung Winter Wyvern. And maganda yung clockwork dahil early lane naman, very aggressive siya, di ba? Ayan. So, before we continue dito sa draft natin, magandang gabi sa mga viewers natin dyan sa Facebook. Ayan, kung gusto nyo mag-bet, alam nyo na guys, pnxbet.com. And don't forget to use our promo code LuponWX. And of course, meron pa nga tayong isang live, no? Yung T1 versus Team Unique. Viking GG. Viking GG pala to. Sorry. Viking GG. Yung schedule pala yung tinitingnan ko dito. Pero ito nga yung mga schedules natin for today. First series ito, Quincy Crew versus Tundra. Next will be Team Liquid versus OG. And then, yung last series natin dito sa Stream B ay yung Team Unique versus kung sino yung mananalo sa T1 versus Viking.gg. Yan, pero ang last pick dito ng Quincy Crew, Draw Ranger ni Yawar. Oo. Yawar sa kanyang Draw Ranger. Pero Draw Ranger may mga pangkait sa kanya like Clockwork and Ice Blast. Kaya siyang patayin. So, tingin ko, Draw Ranger, kailangan niya mapag-build ng early Dragonlance or Hurricane Pike. Pike siguro talaga para no, para matakbuhan niya dito. And pag nahuli din kasi siya sa Cogs, wala siyang kawala dyan eh. And kapag din nakapag-Blink Dagger na si Dragon Knight din dito or ma-setupan lang siya ng kahit Tornado ni Invoker, di ba talagang walang kawala itong si Yawar. And tingin ko naman, ano naman dito, malakas mag-push yung Tundra Esports. Dahil meron siya ng Dragonite, Luna, and Invoker. So, pwedeng i-alacrity lang dito ni Invoker kasi may mag-damage sa may tower, di ba? Pero at least, meron naman yung Quincy Crew na Winter Wyvern na anytime pwede matakot na mag-push yung Tundra Esports kasi pag di sila nag-iwalay-walay niyan, yung Winter's Curse sakbo, lalo na right-click damage dito itong si Luna. And in terms of draft, kanino ka dito, Shola? Piling ko dito ako sa may Luna eh. Tundra Esports. Kasi yung AoE skills na kaya nilang ibigay pagdating ng team fight. Though, early game, we can expect na Quincy Crew talaga yung lalamang. In terms of laning phase, ang lakas nila dito sa kanilang mga lanes. Pero I think at some point of the game or pagdating ng mid game, talagang mahihirapan dito itong, ano eh, itong Quincy Crew. But let's see. Ikaw ba? Oo, for me naman, niya, katuloy yung sinabi mo on late game naman, paburok para sa Tundra Esports. At leaning kasi medyo masakit din dito. Etong Quincy Crew, yung lineup nila dahil Viper pa rin yan kahit ito na mangyari, di ba? And Viper dito, kung sakali saan nila ililain tong Viper, pwede kay Luna, pwedeng mapahirapan si Luna niya na early game. So, I go for Quincy Crew on early game din. Early game din. No? Pero, ano pa rin naman yan eh, Draw Ranger. So, if ever maging maganda yung laning ng Quincy Crew dito, pwede nilang matapos ng maaga yung game. Kasi, malakas din naman sila pagdating sa push. Meron silang Draw Ranger dito na pwedeng sumama-sama kahit pa paano. So, iyan. Shout out kay Mami Helenita Ong. What's up, Mami? Happy viewing sa inyong lahat. And kay Cha Balmaceda, hello. Kay Mark Aldrin Francisco. Share nyo naman yung stream natin, guys, para madami tayo dito sa Stream B. And once again, meron tayong kasabay na stream. That is Viking.gg versus T1. And konti lang yung delay dun kung ako hindi nagkakamali. So, pwede nyo pang ma-adjust yung mga bets nyo dyan. So, kung gusto nyo sumilip sa kabilang stream, feel free to do so, guys. Yan. Hello kay Boss Gary Boy MK ba? Walawe. Anek daw ang chika niya. Walawe. Meaning ng walawe. Pero meron muna tayong post. Post muna. And leaning pasting ko naman. Ang favorite ni Les Lau. Lelis. Favorite niya naman tong ano eh. Viper eh. So, Viper plus MSS, si Tiny, sobrang lakas ng kill potential nila. Pwedeng anytime itos niya lang yung Luna, di ba? Kasi Luna and Ishin Apparition, for me kasi, hindi sila sobrang lakas sa lane. More on, yes, may pang-spam dito si Luna, pero ang lambot kasi ni Ishin Apparition dito, no? Kapag natos lang and then right-click dito ni Lelis,
Talagang easy kill yan. Yes. And may ano pa kasi, may void spirit pa. Ito yung talagang maagang gagalaw sa side ng Quincy crew. Diba? Mid lane, lalo na kung maging maganda yung lane ni Queen dito. But meron muna tayong post, guys. So habang nakapost tayo, habol na kayo sa bets nyo, pnxbet.com. Kung may mga katanungan naman kayo, PM lang kayo sa Kuya Nick page for your inquiries regarding cash-ins and cash-outs, or doon naman sa Lupon WXC voucher seller kung gusto nyo bumili ng mga vouchers na pangtaya. Ayan. Magandang gabi rin kay Yota Avelino. Uy. Pero tingnan natin dito, Invoker. Ang aga nilang pinaki-invoker dito, may mga pang-combo sa kanya, like Tiny, di ba? And pang-control. And Dragon Knight, nag-early. Ah, okay. Pang-bracer niya lang din yung kanyang item build. Pero sod coming from Tundra Esports. Let's at mukhang, ano sila? Nagkaka-trashtukan pa sa ano, sa all chat, guys. Baka magkakatropa din talaga sila. Oo. Anyway, pero ito, nag-sod yung Tundra Esports. Mukhang mayayari yata si MSS dito. Dalawa yung mga kasalubong niya. Spotted na siya dito na itong si Snaking and Skitter. There's the battery assault, pero tingnan natin kung magiging enough pa yung damage dito. Tinos out lang itong si Snaking, pero hindi na siya habulin dito. Kailangan niya mag-ingat, ha? 5 heroes from Tundra Esports nandito. Oo. Tsaka ang ano na rin kasi doon, maganda yung pagka-toss niya. Na-push siya na kumuha din ng toss doon kasi para ma-push niya dito itong si Clockwork. And tingin ko di rin siya nang huli kasi meron siyang boots. And ang aga nung ano, deep wards na nilagay ng Tundra dito sa may triangle camp ng Quincy crew kasi understandable na magsistack yan eh. Or kapag nag-jungle si Viper dito, pwedeng-pwede nilang i-gank or puntahan. Kasi ganyan naman yung playstyle lang isang Viper eh. After mo sa lane, pupunta ka lang ng jungle and you're good to go. Yes, pero I think 3-4-1 bounty dito. Na-secure ng Tundra Esports yung tatlo. Magkakalaman na talaga ng tempo dyan. Pero pansinin natin din yung vision na Queen Sekiro dito ay ng Tundra Esports more on sa may top lane kasi pwede nilang makita agad yung Void Spirit kung gagank man, makakapag-back muna sila agad, di ba? Kasi Void Spirit, alam natin, kapag nakakuha ng mga winning rune yan, gumagank. Okay, natatamaan ng EMP dito si Queen. Pero yun naman ang advantage niya dito kay, ano, kay Nine. Diba, makakapag-last hit siya ng maayos. Pero ang sakit din kasi ng right-click harassment itong si, ano, eh, si Invoker eh. Pero kasi mas madali kapag ikaw ay isang melee hero. Mas madaling lumas hit. Oo, kasi meron kang Coiling Blade eh. Yung Coiling Blade siya yung mas halos malakas yung damage. Lalo na sa mga creeps, pero Queen. Naku, si Queen. Yun lang, nakapagtago rin siya dito sa may tree line. Si Nai naman, medyo nakukulangan lang din siya na sa mana. So, hindi siya ganun makakapag-cast pa or makakapang-harass pa using his skills din dito. Right clicks na lang muna. So, tingin ko nga, pwede din mag-delegate si Queen. Uy, ala ka! Aso yan! Pero set up, buti na lang hindi siya tinira ng, ano, ng tower. Ore! Munti ka na siya dun. And kailangan mag-back or mag-ingat itong si Nine. Wala siyang salve dito. Isang ko pa naman siya. And okay, bottom lane kasi dito. Bottom. Maganda yung ginagawa dito ni Winter Wyvern. Sinu-zone out niya agad. Kung makagman siya, pwede naman siya dito mag-first kill lang para mag-arctic burn. Arctic burn lang. Kaso, wala. Nag-fail dito itong si Snaking na i-pull out yung mga creeps. Or talagang nga, pinagpupull niya siguro si, ano, si Yellow Waden dito para makapag 1v1 yung offlane and carry nila. But still, there's the Arctic Burn from this Winter Wyvern. The harassment will be there. Pero hindi pa enough yung, ano, yung damage. Level 2 pa lang itong Winter Wyvern dito. Wala pa rin siya kasi pang-spam dito eh. And tingin ko, kung sakali naman bottom lane, i-go nila dito ito si Draw Ranger, bigay lang siya ng Cold Embrace, and hindi naman din agad ganun kabilis na makaka
makakapatay yung Tundra sa may bottom lane. Either nilang na pag nag-sunstrike dito at ang Sinvoke or may follow-up sila. Yes. But Leslaw on the top lane na medyo mas maganda yung last hits ni Skitter or ni Luna dito. Talagang pwedeng maagang ma-secure nitong Luna yung kanyang farm. Oo. Hindi nila ganun maaabot yung ano yung Luna. Oo, maganda kasi sa may top lane. Luna yan eh. So nakakapag-farm si Luna. Sinasabayan din siya dito ni Viper. So tingin ko dapat mas maging aggressive sila dito sa may top lane. Kasi ano to eh, Luna initiate operation na yung mga sama eh. First blood coming from Yawar. And a Queen point si Crew well gets taken. This first blood at si Snake yung mabibigyan nila mukhang gusto pang ubisa dito 33 medyo nasasaktan doon sa damage. Dalawang more. Slow kasi yung ano eh yung kaya i-provide nung heroes dito sa bottom lane. Yun naman din. So tingin ko dito naman kasi grabe yung spam na binibigay din ni Winter Wyvern every time na malapit na ma-clear agad nila yung creep wave, lalo na yung range na creep. So, importante yung para kay Draw Ranger. Pero Skitter, mukhang na nahihirapan siya ng farm dito sa may top lane. Hindi naman sa nahihirapan siya dito. Mas maganda yung last hits and denies niya. But yung harassment lang talaga ng ano, ng Tiny will be here the toss. Tingnan natin dito, Ancient Operation mukhang delikado. May Lucent Beam na ikakasa dito itong si Luna. Avalanche! Pata! Mamamatay lang din dito sa DPS na itong si Leslaw. Yes, so yun na nga din. Mahirap din kasi na mag-contest lalo na kapag may Viper. Dahil Viper, wala naman iniintay din na Mega items yun eh. So talagang, kung itong Viper, dapat mag-step up sa mid top lane para pwede nila sila na dumiretso na rin sa mid lane. Kasi ito si Queen. N9 pantay lang eh. Mm-mm. Bigayan lang din talaga to. Pas parehas level 5 and halos same lang sila or sabay lang sila magle-level 16 dito nitong si Void Spirit. But in terms of rotation, I think mas makakalamang dyan yung Void Spirit. Pero si Lipali is talking. Pata na naman. Siya na naman ang gustong gawing ulam dito ng Queen. Si Crew, there's the Avalanche and the damage will be enough to take this Ancient Operation down. Kasi si Skitter, gusto na rin lumaban. Andito na rin itong si Snake King. There's not chasing this Luna. Mamamatay nga ba? But still, let's now. Eto na. Naka-double kill pa naman siya bago siya mapatay din dito. Hit na... Nakapatay dito to si Viper. It takes four heroes na isang minuto na patay agad kasi yung clockwork. Ay, clockwork ba yung nakipag-1v1 dito sa baba kanina? Pero meron tayong off-cam kill ha? Namatay din yung Invoker. Solo kill by Queen. Yun, kasi mas mataas na rin level dito ni Queen and kita naman natin yung last hit and denies. Tundra, nangangayaw na. Oo, and nasabi na din naman natin kanina din nung drafting phase, talagang lalamang yung Queen Secret dito in terms of draft. Pero, I still believe na may tulog pa rin kasi yung ano eh, yung draft ng Queen Secret eh. Oo, yun naman din ang nagpapaganda ng mga gameplay niya, pero pag nakuha ito ni Invoker, ako. Or kapag siguro nag-level 6 na yung lahat ng heroes ng Tundra dito at kapag nag-decide na silang lumaban or magkakaw nila ng maganda yung kanilang mga big ultimates, kaya pa nilang mabawi itong laro na to. Though hindi naman din ganun kalaki yung kalamangan ng Queen's Crew, pero makikita mo naman na kasi sa galaw nila na ano eh, na alam nila na lamang na sila dito sa early game. So they have to abuse that thought. But, yes. Naku, si Yawar na bigyan! So, namatay si Yawar bottom lane? Napatay siya nung Dragon Knight dito ni 33. Mm-hmm. Kasi wala naman kasi siya doon na follow-up na support. Kaya mahirap din kasi kapag namatay ka dito na magde-def ka, di ba? Kung iisipin natin dito sa may bottom lane, mabilis makapag-push dahil Dragon Form yan. Hindi nila mapipigilan na maka-take agad ng objective. Pero tingin ko, Invoker, pwede siyang tumulong sa may bottom lane. Mm-mm. Para mapatay din nila agad yung ano, no, yung Draw Ranger. I think yun yung kailangan kawawain ng Tundra eh, itong si Yawar. Kasi Draw Ranger, ang lakas sa mana cost nung ano niya eh, nung multi-shot niya eh. So, kung magfa-farm, kailangan niya pa ng maraming pots, medyo madedelay ng konti yung ano, yung item niya. Or kailangan niya ng maraming mana din kahit papano. Oo, yun na nga din. So, tingin ko talaga,
Kailangan mag-set up din dito ni Queen, pero set up. Make it. Okay, this might get turned around din dito. Merong battery assault, pero wala nang mana itong si Queen. Tignan natin kung mabubuhay pa nga pa. There's a cold embrace, pero this might be too late. And Queen, makakapag-mambout nga ba siya? Hindi na mangyayari yun. Pero si Yawar, napilitang mag-react din dito sa may mid lane. Mukhang mamamatay pa yung Draw Ranger. Ayun lang, nagpabawi pa dito si Queen. Si Queen. Damay pa nga si Billian. Yawa, going on the run din dito. And might be a demon down for Queen si Crew. Dapat tigtuloy si Fata. Mahirap din kasi na mag-contest doon, lalo na wala silang tanky inside ng Queen si Crew na pwedeng mag-take lahat ng damage. Like, di ba, Centaur, mga ganun, mga Mars. So, siya talaga yung mapapokus na patayin. And pwede siya talin talunan ng isang clockwork mamaya. It's only 8 minutes into the game, pero grabe na yung mga nangyayaring rotations dito from the both teams. I think si Queen ang gusto niyang gawin din dito, siguro mabasag din ng maaga yung tier 1 tower sa mid lane para wala nang ma-def itong ano, itong Dragon Knight. Oh, pwede na naman din talaga mag-jungle. Yan. Oh, mapita siya mag-jungle and then sila yung pupunta sa jungle dito. Mm-hmm. Pero so far so good pa rin for Tundra Esports ha. Napapantayan or nasasayabayan nila dito yung pressure na ginagawa. Tsaka yung depensa, oh, tinan mo, dalawa yung mid lane hero dito, then mag-farm si Luna sa minotaur and then bottom lane. Pero tinan natin, mukhang Queen, mukhang madedelikado sa mid lane. Pumasok pa nga siya din dito and tingnan natin si Nine. One more right. That falls in dito sa may tower nila and this invoker will fall down. Dito na naman si Yawar. But spotted sila dyan with that Observer Wards. Oh, napaka-effective nung ganun strategy kasi ng Queen si Crew. Kapag sobrang, di ba kanina yung kalawangan sa power ng Tundra. And maganda kasi may pang split push sila ng lanes. Meron sila. Meron din talaga. Oh? Skeeter, delikado. One more dive kick. Patay. Alam, mahirap. Sobrang lambot eh. Yung DK na inaasal nila pa setup, isang Viper lang yun eh. And 7-7 yung score natin guys ha. So sobrang dikit lang talaga. It's just less than 1k gold lead. I think mag-matter din ito kapag nag-group up na yung both teams. But speaking of group up, mukhang may gagawin silang objective dito sa may top lane. Oo, pero nag-post muna tayo at sabi niya, wait, ito. Ano yung TS? Team speak ba yan? Hindi ko alam kung saan sila nag-uusap guys. Teamspeak. Kasi usually, Teamspeak kasi wala siyang delay. Yun yung ginagamit ng mga pro player. Oo. Para makapag-communicate din sila ng maayos. Uh-oh. But, ayan na. Gina daw, back to the ball game na itong Queen si Crew. Shoutout sa inyong lahat dyan na mga nanonood. Keep on sharing our stream. And good luck sa inyong mga bets. Yan, mag-bet na kayo sa PNX Bet and don't forget to use our code LOOKONWX sa mid lane dito. Okay, gusto nilang i-push din dito. Magpa-pop out ng salve itong si 33, but there's the reaction once again from Queen. Two heroes from Queen si Crew. Gawin na nating tatlo, pero dito sa kabila may Tiny pero dito. Tornado! Matatamaan ng Tornado, but still, they will get this Dragonite down. Oo. Ikakabili lang din naman ng item dito na Dragonite, pero ang ano din kasi doon, maganda yung position dito ng Queen si Crew. Talaga. And kahit na may vision sila, itong Tundra. Kala ko nga pwede na mag-connect din dito sa shit na position yung clockwork eh. Yung roaming support din ba? And smoke din from Queen si Crew. Tignan natin, they might want this bottom lane. Power. Pwede lang i-push to or pwede muna silang kumuha ng pick off. Lilikuran nga ba nila ang Tundra dito? Oo, pwede kasi ang ano naman dito, hindi naman na nakakapag-camp yung Tundra dito sa campsite nila eh. And may nahuli nga rin dito sa may gilid. Let's see, it's the Dragon Knight. Tanggal ang punat dito nitong si 33. Oo, yun naman lagi nila ginagawa once na kumaga, yung pressure na binibigay dito, nagtuloy-tuloy pa rin. Mm-hmm. Pero Tundra, tingnan natin gusto nila i-contest yung sarili nilang jungle dito. They're giving out, Clockwork giving out the vision for the team using that rocket flare, pero wala muna silang gagawa to defend on this one. Kahit may maganda silang Observer Wards dito, wala, mahirap pang lumaban for Queen si Crew pagdating sa limahan talaga. Yun naman din. So, tingin ko dito,
sa top lane. Ano ba kahit na itong Dorin? Dragon Lance Thread, dalawang ano, Great Ban, at tingin ko mabasag na yung mid-lane tower nila. Isn't that a pretty thing? Uy, hook shot dito sa may Chris. Malinang napasok ang Liga dito itong si Snaking, pero it was their goal for this Clockwork. Mamamatay na nga rin siya. Few more right clicks at nabababa dito sa Nether Docks, and the right click from Yawar will finish him off. Mahilig talaga si Yawar dito. Sa mga gantong line na pwedeng mahirap na eh. Parang sobrang crucial na din na meron ng Echo Saver dito. Itong si Luna na... Ah, Echo Saver. Itong si Luna na meron na rin siyang mag... Hindi niya itutuloy yung Breaking Pike niya. So mag... yaya siya muna siya. Tingin ko maganda rin yun para sa silence dito ng isang Draw Ranger. Kasi sobrang tagal din ang duration nung ano eh, nung gust eh. Kailangan na talaga yon. And also, BKB din. Kailangan na rush after BKB ng ano, after itong Manta. BKB sa Tani? Ay hindi, meron nga pala Ancient Apparition. Pero tingin ko Ancient Apparition lang. Hindi naman na makaka... Ay, Ancient Apparition, meron silang combo agad. Kung sakali dito si Dragonite, meron na siyang Blink Dagger, malapit na. And I think yun yung magiging tempo dito na Tundra. Kasi so far ngayon, mukhang farman lang talaga yung nangyayari, di ba? Ang lamang lang na yung sikro dito, na open na yung safe lane, I mean top lane tower dito ng Tundra. Yun lang. Mukhang isang mabilis lang itong si Ancient Operation. There's the toss, pero may follow-up yung hookshot dito na kumbo. Mali yata nang napasok ang Liga dito itong si Snaking. Makakasalubin niya dito si Queen. But there's the tornado. Hindi na dodge out ni Void Spirit yun. But the EMP, tingnan natin. And the setup once Winter's again, Church. The Winter's Curse. Mukhang mamamatay na naman itong si Clockwork. Tingnan natin. May Eclipse. Triple kill for less love. But there's the buyback from this Clockwork. Snaking, babalik siya dito sa laban. Eh, makukulo na sa loob ng Cogs. Kailangan nilang tulungan itong si Draw Ranger at yun na nga, triple kill pa for Skitter. Wala silang detection dito for Winter Wyvern, but still, that was a nice clash kahit may na-force out silang buyback dito. Oh, at yun naman din. At nila yung ano, yung dalawang core ng Quincy Crew. Ang ano naman kasi dito, at least, di ba, ang very effective doon, hindi... na ginawa dito ng Tundra kahit sobrang natalo sila, na depensahan naman nila yung mid lane tower. Still, di ba? Yun naman pero din. Pero para sa akin win yung ano eh, win yung clash na yun eh. Kasi yun yung unang beses na nakita natin na nagsama-sama yung Tundra Esports, and hindi naman din ganun kasama yung nangyari. Though may buyback, pero okay lang yun kasi support lang din naman itong si Clockwork. And ayun nga, ang dami niyang nagawa doon sa pag-buyback niya. Nakulong niya yung Draw Ranger at napatay pa nila. Okay naman na. And tingnan natin dito dahil meron ng Atos din dito. Ito si Viper, may pang setup na sila. At pwede silang mag-sod dito. And pag nag-sod sila dito, kailangan nila na i-push out yung tower kasi wala pa silang nakukuha na ano dito eh. Bottom lane tower and mid lane open pa. Ay, meron pa. Viper! Ted, yung Quincy Crew dito ah, may magandang observer words yung Tundra. Parang paikot-ikot lang nangyari muna sa Quincy Crew eh. The more na binibigyan naman nila ng space dito itong si Draw Ranger, okay lang, di ba? Kasi napoporce nila yung rotation ng Tundra na mag-depend dito sa may mid lane tower. While, top lane naman itong si Draw Ranger. Kanina di rin kasi siya nakapalagpala dahil wala siyang mana regen. Baba ng mana regen ni Draw Ranger, 2.7 lang din. Pero Draw Ranger going for the pike pa rin talaga kasi kailangan niya talagang makapag-out doon sana eh, sa Cogs or kahit first stuff lang muna, which is on the way naman na. Tsaka pwede yan kung magtumalon si Diki na naka Link Dagger, pero uy, plus 1 lang yata dito. Itong si Yawar, nakiki-exit lang naman dito. Itong si 33. I-release kaya dito ni 33 yun? Hindi na. Baka ma-silence lang din kasi siya eh. Pag tinamakan kasi ng silence nun, pwede pang ma-turn around Radiant's dahil yung right clicks ni Draw Ranger. Ang sakit din eh. Ano nga yung ano niya, yung ulti niya na passive? Marksmanship. Marksmanship. Talagang tanggal talaga ang mga armor at punat nyo kay Draw Ranger mamaya.
Okay, ayun, huli nga si 33 dito. Pero titipian na lang niya sa mukha itong si Leslaw. No way to cancer, to cancel out that TP out. Oo, pansin natin yung invoker dito, nagiging effective na siya dahil lang ginagawa niya dito, hindi siya kaya patayin ng, kung hindi siya kaya patayin ng mga support, dahil meron na siya, ano ba item na ito ng invoker? Meron siyang bezel, no? So, maganda naman yung bezel dito para sa Winter Wyvern and Viper. Ganyan. Uy, yun, spotted ang Quincy crew dito with that rocket flare. Ah. They do know na nandito sa may jungle area nila yung Quincy crew and snaking. Siya yung popronta dito. There's the Arctic Burn. Pero, ayun na nga, kinasal nga Eclipse dito at si MSS. Mamamatay lang din agad na malinang hookshot din dito with the cogs. And let's see, Quincy crew going on the run for their lives dito. Magda Dragon Tail itong 33. And may follow-up na Lucent Beam din dito. Mukhang two-man down pa nga for Quincy crew. Galit na galit ang Tundra. Oo, maganda rin kasi lineup nila dun eh. Tsaka ano, may vision din itong Tundra. Kaya din hindi sila natatakot na lumaban. And imagine mo, wala naman din. Merong vision dito itong Quincy crew. Pero hindi ganun kalaki yung sakot niya kumpara sa pagsaklip mo rin siya na ilagay. Mas parang maganda yung ano doon eh. Mayroon sa river, kitang-kita. Ice Blast binigay. Uy! Pero middle eh. Uy, sandali lang, may natamaan ng gas din dito. Pero sakit to? Iyo is here sa si Invoker. Ang sakit nga indeed. And MSS, naubusan din siya ng mana dito. But Quincy Kunti still want to fight on this one. Pero walang natamaan ng Sunstrike this time. Isa lang naging casualty dun sa ano na yon, sa starter na yon. It was just the clockwork, so good to go pa rin ang team Tundra dito. Yun nga lang, wala silang mga ultimate, walang dragon form si DK, walang eclipse. Ayun naman din. And tingin ko kailangan lang mag-reset dito na Quincy crew, pwede sila mag-Roshan. Diba kung magpo-farman lang sila kasi si Luna malakas yan mag-high ground eh. Sobrang lakas niya mag-high ground, so kailangan niya din talaga ng BKB. Yung push or niya, pero pata! Naka po Ancient Apparition. Ang favorito ka po. Ito yung sinasabi natin na medyo squishy yung supports ng ano, ng team, what do you call this? Tundra. Though, ano naman, meron naman sila itong clockwork na position 4, pero at some point talambot lang din yan, lalo na kapag nababad sa Nether Toxin. Plus, yung Frost Arrows pa ni Draw Ranger. Yes, ayun nga din. So, tingin ko, patient lang para sa Tundra Esports. Farm lang naman. Farm lang ng farm. At mukhang masisipa na naman nila dito. Ay, hindi. Kala ko. May bagong hero na naman na magpapakita. Pero ito, si Nine. Maganda yung ginagawa niya. Oo, nag-speak po siya dito sa may bottom lane. And pina-force out niya yung Quincy crew na mag-react din dito. And speaking of reaction, Queen will defend their tier 2 tower on the bottom lane. Oo. And I think naman, aalis na ulit siya dito na. Aalis naman na dito dapat dito yung Draw Ranger dito sa may comp na to. Dapat pwede kasi kapag nakapag-Hurricane Pike na to. Ay, meron na pala. Hurricane Pike, I think pwede na rin sila lumaban dito eh. Oo, may pang kasi medyo matagal pa yung BKB niya. So, kailangan nila mag-extend dun sa may campsite ng Tundra. Pero tumalun na. On ito the Ice Blast! Ayun, sumama pa kayo Ice Blast dito. Mapapatay nila itong Bird Spirit. And nasabi ko nga, ang ganda rin yung Observer Wars na dito. So, pag-blink in na pag-blink it ni 33, talagang tumama na agad yung ano, yung Dragon Tail. Oo. So, ano naman, coordination naman din. Ayun, sabi natin na mabilis sila makapag-burst dahil merong kapag may isang nakapag-blink dagger na and Ice Blast lang katapat nun. Diba? Isang mabilis na kill din and hindi makapag-lifesteal yun dahil meron siyang meron siyang Ice Blast na binato. But Tundra, they will get the tier 2 tower on the bottom lane. Hindi sila kumuha ng tower, no? Yes, 13 yung score natin, guys. Kasi ba naman, Luna DK eh. Oo. What more pa kaya kasama pa si Invoker. Invoker. Diba, may damage pa rin naman. Pero tingnan natin. So, ito, nasa third tower na tingin ko may kailangan na isa dumipensa either yung mga position 5. Or position 4 para mataas din yung level nila. Pero mas pinili dito ni Boy Spirit na siya na lang din yung magdepensa dito sa may bottom lane. Pero Luna, sobrang yaman.
dahil wala naman siyang din ibang katapat kundi na lang yung mga neutrals para din mas makabawi. Pero Blink Dagger completed para kay Tiny. I think kaya naman na ng Quincy Crew lumaban, kaso kailangan pa rin nilang kasing isama si Yaware. And that's still very crucial since wala pa siyang BKB din dito. The only thing na pang-escape niya is yung, yung pike niya. Mm-mm, pero Ice Blast, ito na naman mukhang nagbabato. Hindi, pinang-scout niya lang sa may Roshan. May Roshan. Pero the Blink In plus the Avalanche will be here for 3. There's a Dragon Tail and my Sunstrike na follow up. Ayun na naman na burst down na naman itong si MSS. They might want more and my hopes dito tatama on to Loa and this Winter Wyvern will fall down 33. Tingnan natin may isan pa nga niya. Itong si Drow Ranger, napakagandang Yules indeed. But still, Yawar, buhay pa rin siya dito. At 3 cores ng Quincy Crew. Staying alive then and Winter Wyvern nag-buyback na rin dito. This might be a turnaround. Thank you. Pero hindi na muna nalaban ng Quincy Crew. Oo nga, may mga pang ano din sila dito. May mga pang... To restore the void. Mayroon din to pero hindi pa tapos dahil dito. Itong si Queen still dinedepensahan nila pero napagandang dodge. Nung Atos, dun sa may Ghost Walk, kita mo yung pagka-pop nung Ghost, ay nang Atos, binato, ay, kinas niya agad yung Ghost Walk para hindi siya tamaan. And slowly but surely, na Tundra Esports, nasasabihin nila yung timing and yung pressure na binibigay ng Quincy Crew, kahit pa paano. So, talagang magmamatter nilang to kung sino yung nakapag-farm na carry between Luna and Drow Ranger. Oo, pero kailangan dito ng isang Luna is Skadi siguro. Skadi or ano pa ba maganda kahit ng Luna? Butterfly? Butterfly siguro para mapilitan pang mag-MKB yung yung Drow Ranger since behind na siya sa items eh. Oo. Pwede naman natapusin dito ng Team Todra yan kasi parang binibait lang nila si Drow Ranger. Set up, tumalo na agad. Oy, nice na. Beautiful dodge. Nabura agad yung 2 heroes ang Quincy Crew dito pero sneaking siya yung pumapronta dito. Nahuli pa nga itong si Yawar. Drow Ranger ka pala. And Quincy Crew. BKB. At saka ng BKB pala nung... I'll take that. Luna. Ang daman sa mayaman talaga siya dito. And then ang hirap. Nisip ko diba na sa may trail line sila, dalawa sila magkadikit. Di ko nakita kung meron bang mission doon para tumalon agad yung Dragonite. Pero ngayon, easy rush siya makukuha ng Tundra. Oo nga pala, 2-0 nila yung Ligma. Liquid. Oo, na 0-2 nila. So Team Liquid kumumpa sila sa lower bracket round 1 at ang mga kalaban nila dyan ay ang OG. So, back to the game tayo. Aegis will be secured by Skater din dito. Kasi, ito na yung yung point na talagang ang yaman na nung isang Luna. Tsaka walang hero dito yung Quincy Crew na makunat na may pang setup sila pagdating ng team fight or may pang turnaround. Kasi, imagine mo, ang mga magpupronta sa'yo, Tiny. Itong si Batrider and nasa likod, Batrider, itong si Viper. Kumbaga, sila yung mga magandang counter din para kay Luna. Dapat, wala silang pang front line para kay Drow Ranger, para protektahan. Oo. Diba? Parang ang lambot eh. Kunwari, si Tiny, anong gagawin niya? Hindi siya gano'n. Kailangan niya makapag-set up. Kailangan niya mahuli yung nasa backline like, Asian Apparition. Diba? And, kailangan nakaposition dito si Winter Wyvern sa likod. Nakaposition si Drow Ranger sa likod. So, parang ang hirap, kaya pag tumalon dito yung Dragonite, mapuforce sila na mag-back. Kailangan yung Winter Wyvern, maganda yung position niya, makakapag Winter's Curse agad siya. Okay, 16-18 ang score natin dito ah. Sobrang lalit ko ako dun sa paliwanag ko nung early ah. Lalit ko ka sa sarili mo. Oo. But win! Tamang kulit lang onto the mid lane pero Skitter siya ngayon pupronta dito for the side of Tundra since meron pa siyang Aegis eh. Pwede pa nilang i-agro tong mid lane na to para magkaroon na din sila ng access onto high ground base ng Quincy Crew. Ang
Yung clockwork ang ganda ng ginagawa niya. Kita mo, yung position niya nasa may left side. So talagang inaabangan niya etong, pero wait, there's more. Luna, isang mabilis! Luna, mabilis nga rin dito. But that was just the AGs. Mamamatay ang isa dito from Quincy Crew. Pero the right clicks will be there. Delikado pa nga yung clockwork dito. And Snaking, mamamatay. Pero mayroong magmahiwalay na clash yung naganap din dito. And Skeeter, kakasa na nga rin niya yung BKB niya dito. And the disengage na muna for Togra Esports. Nakabawi naman din kahit pa paano yung Quincy Crew. Pero that's just the supports. Going down. Ang ano lang doon eh, nabigla lang talaga si Luna na hindi niya inasahan na ang bilis ng react dito ng Tiny na bato siya agad, isang mabilis na setup. And ang ganda ng position dito ng Raw Ranger, walang makalapit dahil nga si Clockwork tumalon doon sa may likod, walang kasamang follow-up dahil nga mas na-focus sila para kay Luna. No? Siguro dapat antayin lang din muna ni Clockwork kapag may pinapokus dun or may pinapatay dito itong Quincy Crew, pero wait, there's more. So Dragon Knight sa may top ceiling. Nakakait lang din siya dito and on the way na rin yung makakampi na itong si Queen 33. Naku po, naging mamang pagod na yung Dragon Knight natin dito sa Atos, pero teka lang, may tatamaan nga rin ball ang tornado nandito, pero napakulat ni 33, but he will still fall down. Walang makukuhang trade doon yung Tundra Esports kahit na sinubukan pa rin nilang bumack up. Kesa ang ano naman dito, kasi nakapag-farm na rin dito itong si Draw Ranger. So, I think dapat, si Clockwork, pwede siyang mag-blade mail for me. Ha? Gusto ko blade mail kay Clockwork eh. Kasi kung may blade mail dito si Clockwork, hookshot lang, di ba? Pero kasi napoporce, pag hinookshot niya si Draw Ranger, nag-hurricane pike lang. And normalin siya. Pero nagiging sagot niya is go scepter. So, pwede din naman. Dahil kasi pag tumalon siya, pag nag-Hurricane Pike si Draw Ranger, pre-hit sa kanya yun eh. Napapatay agad dito etong si Clockwork, pero sod coming from, Quincy Crew. Quincy Crew? Wala. Wala lang. Pero parang hit na sila. Sod nila. Oo. Tapos na yun, tagalin. Pero 18-19 yung score natin, guys. 8K gold lead for Tundra Esports. Siguro mabigay lang nila ng maayos yung mga AoE skills nila. Andiyan naman si Invoker dito for the setup and then mapatama lang ng maayos yung ano, yung Ice Blast. So, kanina po may problema dito si Skeeter sa ano niya, no? Kanina pa sila nagpo-post. Pero tingin ka kailangan ganun lang, i-hold lang ng bahagya ng Quincy Crew yung team fight nila eh. Kasi kapag sila yung naging aggressive, ang hirap dahil kailangan maganda yung position dito ni Draw Ranger. Makapag-setup dito itong si Void Spirit, kailangan niya mahuli din sa Ancient Apparition dahil kapag kahit nakakapag Cold Embrace ka din, na Ice Blast ka, wala din nangyayari, diba? Yeah, pero meron muna tayong pause, no? Habang tayo ay naghihintay, shoutouts muna sa mga viewers natin dyan. Once again, this is the ESL 1 Summer 2021 and Best of 3 Series ng Quincy Crew versus Tundra Esports upper bracket round 2. At ang manatalo dito sa series na to ay ang makakalaban ng AES Monaco Gambit sa lower bracket round 1. And also meron tayong kasabay na stream, that is T1 versus Viking.gg. At quick update lang, nakaisa na nga yung T1. Oy, isang mabilisan lang. Pero guys, yung sa kabilang coverage natin walang delay at official broadcaster po tayo, pero itong isang broadcast natin is 15 minutes delay. Pero wait, we came to po, mukhang mamamatay na itong Dragon Knight. And gandang pick up nun for Quincy Crew. Though walang Roshan available, matagal-tagal pa, pero pwede silang mag-clear out or mag-ayos ng ibang wave. Yes, tingnan natin dito, top lane naman gustong i-push ng isang invoker while Lelis. Nag-react siya sa meet-up. Kailangan niya mag-ingat. May atos tong siya. Medyo mahirap yung nangyari din sa kanya kasi kita mo, mag-TP out lang and then wala pa siyang plus 1 na kasama na panghuli. Clockwork naman, for me, kailangan ba nila na i-undis? Nisip ko eh. Di yata. Ay, hindi, may i-undis eh. Ano, yung sinaparation, no? Kasi nga, nababurst siya agad eh. Pinapatay siya nung Void Spirit. Pero 99 yung score, pantay lang din, pero ang laki kasi talaga nung gold lead ng Tundra dito kasi sobrang yaman nung Luna. He has this 20k net worth,
And meron na siyang Eye of Skadi, Manta Style, BKB available. And going for Aga din siya dito. And pag nakuha pa niya yan, naku po, ang sakit talaga. Lalo na yung backlines, pwede niya lang i-eclipse sa likod. Oo. So, tingin ko naman, maganda pa rin, may chance pa rin dito itong Quincy Crew. Kasi hindi na-hold pa rin nila, di ba? Hindi matapos dito. Nahihirapan na mag-close ng game dito itong Tundra. Pwedeng intayin nila yung next rush para talaga na ma-secure nila, pero wala na yata silang patumpik-tumpik pa na aantayin dahil nag-sword na sila dito. Gusto na nila gumera sa mid-top lane. Na-pop na rin dito yung smoke, pero dalawang magkahiwalay na clash time na ito. Pero isang mabilis para kay Loa and Tundra Esports dito. They want more. Mais pa sila dito with this ice blast, pero the discipline from Tundra. Objective na lang daw muna, pero may nakikita sila dito. Void Spirit. Okay, BKB para kay 9 dito, but pareho mga naka-BKB, so defensively nagamit nila ito. So, good thing na rin, hindi na matay yung Void Spirit dun kasi pwedeng dire-diretsuhin ng ano to ng Tundra Esports ito eh. Mm-hmm. Kung namatay man yung Void Spirit dun. Ang sakit na ng damage yan dun eh. Meron na siyang Skadi. Lagi ito, pero mukhang may binabalak na masama dito itong Quincy Crew. Pero may courier na sipat agad sila. Gusto pang magtipis sa sa gilid or sa may three lines itong si ano eh. Itong si Quinn eh. Pero nakita niyo ba yun? Kung baga magtipi ka doon, masisipat mo ba nandun dito ito si Dragon Knight? Lang. Oo, ata. Kita niya ata, yan. Kaya din siguro tinigil niya. Oo. Wala ko nung kapakamatay na siya doon eh. Wala na din dito ah. Itong si Dragon Knight. Kaka ano lang. Sabi dito, mukhang Quincy Crew and T1 ulit. Uy, the rematch? Pero tingnan natin dito. Major rematch nga ba ito, guys? Oo, pag nanalo naman yung ano, Quincy Crew. Yeah. Tapos, hindi pa naman sila yung hindi, pwede. Kasi, ang mangyayari dyan, Quincy Crew, kung sino manalo dito, then magiging upper bracket round 3 sila. Versus T1 and Viking GG, tama. Mm-hmm. Tapos kapag tapos nun. First 15 kills. Parang ano ata, Quincy Crew ata. Hindi din namin napansin kasi nun nakapag first 15 kills, pero nagsasasin itong si Clockwork. Nagpa-farm. Maganda yung ginagawa kasi kapag wala kang gold or wala kang lanes na nakukuha, lalo na sa mga support, neutral ang sagot talaga. Oh, malasan din daw tong Tundra, kaya dapat mag-ingat ang Quincy Crew. Oh. And guys, Tundra Esports sila yung nanalo sa close qualifiers ng ESL 1, so hindi sila direct invite, so talagang ginapang nila tong slot nila dito. So hindi rin talaga basta-basta yung mga nakapasok sa close qualifiers. Viking na GG and Team Unique together with Tundra Esports. Oh, na 2-0 nga nila yung Liquid. Ano pong standing na wala pa, guys, pero dun sa kabilang stream natin yung T1 versus Viking na GG 1-0 na in favor of T1. Yeah. And yung kahapon nga na match. Pero teka lang, Ice Blast. Tatama nga rin dito kay Queen, pero nakapag-BKB nga rin siya dito. Let's see, mag-disengage nga ba. And the Winter's Curse kakasun na nga rin dito. Pero si Yawar, tamang right-click lang with this BKB. Andito na nga si Luna, itong si Skater. Patapos na yung BKB ni Yawar din dito. Naku po, there's the Eclipse. At natutunan nga rin dito itong si YS. Tuman down for Quincy Crew. Make it 3. Gusto pa nilang lumaban dito, pero grabe, dominating streak para kay Invoker, and napakasakit ng damage ng Luna. Ang ganda ng position ni Luna dun eh, para siyang police na kakadating niya lang, dahil dito, etong si Dragon Knight, sobrang kunit ni Dragon Knight, kala ko nga mapapatay siya ni Draw Ranger kasi pre-hit si Draw Ranger. Ang ganda ng neutral item niya na meron siyang spider legs, kaya nakapag-out siya dun, umakit siya sa clip, and then umakyat sa clip and hindi siya napatay. At least, di ba, napag-pop siya ng BKB doon. Patay yung tatlong core dito. Ay, patay etong si Draw Ranger plus etong dalawang support. Pero, 24 ang score natin, guys. Pa-up na rin naman yung Roshan in 20 seconds. So, pwede na munang intayin ng
ng tundra to before tundra. Sila mag high ground. Malakas kaya na nila eh. Malakas rin yung tundra, guys, kasi 2-0 na lang yung liquid plus ano pa yon? Ano pa ba yung isa nila? Ngayon yeah. pa lang, ngayon pa lang, ngayon pa lang. Hindi, yung last match nila. Last match. Na tundra. Yung last match nila is sa ESL 1 Summer Qualifiers. Kasi ano sila eh. Sila yung nanalo dun sa kanilang region din. And itong Quincy Crew, direct invite na din kasi to eh. Pero Roshan, atrabawuhin na nga ng Tundra Esports yan. They now have the 16K gold lead. Alam nila yung capacity nila na lumaban dito. Lalo na with this Aegis. Pwede na nilang ano, pwede na silang mag-high ground. And sabi nga ni Edwin Chang dito, tinalo din nila yung OG. So, speaking of OG, anong masasabi nyo? Wala na si Ana. Yung mga tropa nating nanonood ngayon, ano ang masasabi nyo? Wala na si Ana eh. Pero Sumail naman ata is back. Eh, okay pa rin naman yung pumalit kay ano, kay Ana. Pero Scott na rin dito itong uy! Loko po, may nahuli pa kasi dito. May follow-up pa na Cataclysm, pero si Snaking mali yung na-hookshot niya. Tumama lang din sa creeps. But still, a kill, And walang Winter Wyvern for 40 seconds. Oo, and pwede silang mag-bidling dito. Or mapush dito, pero wait, there's more BKB. Mag-isa lang si Skeeter dito, pero yes, this Aegis, mapapapout niya nga yung kanyang equip dito. Tiny, mamamatay din. And 2-man down for Quincy Crew. Pwede niyang pwede lang i-force out yung buybacks ng 2 supports ng Quincy Crew dito, ha? Pero kasi mabubuhay na rin yung Winter Wyvern eh. So, kailangan, set up, napush naman kapag BKB. Yun na nga, there's the buyback from this Tiny. Lesla, humahabol dito. And si 33, naalalasan nga rin. Pero walang magagawa yung tuna dito, mamamatay. Itong si 33, pet kusi pa nilang lumaban MSS with this toss. Pero kailangan niya mag-ingat dito dahil nag-buyback siya. But still, isa lang yung naging casualty dito for Tundra Esports. And ang maganda naman din, kahit namatay si Dragon Knight, may Aegis pa rin naman. So pagkabuhay niya, pwede pa ulit silang mag-attempt dito for... Oo. Pero kasi wala siyang Dragon Form eh. Tingin ko medyo mahihirap pag lumaban sila na wala silang Dragon Form. And I think grabe din yung depensa. At na-force naman nila na mag-buyback dito itong Quincy Crew. Kailangan bumuna ng force up dito ng... Ano tundra? Pero po, nagpapaisa-isa nga ba sila dito? Pero tingnan natin kung mabubuhay pa yung clockwork. And yes, he will pa. Dieback pa nga to para kay Tiny. Shado silang to, lumalim. No, pakaganda nga hookshot dito. Mamamatay itong si Quinn. Yung Void Spirit pero low ang mais pa din. But yung pag. Kapag out, wala. Hindi na umabot dun. Sayang. Pero mukhang mag-push na dito itong tundra. Or pwede nilang i-force out lang din yung buyback niya, no? Ni Void Spirit. Mas gusto nila magbasag dito sa may bottom lane. Pero so far, ito. Wala silang magagawa dito sa lupa na sila pag nalilate game na talaga. Mahihirapan na dito itong Quincy Crew. Sobrang bilis lang niyang ano eh. Sobrang bilis lang din niyang kumush eh. And tingnan natin, fortification ginamit na rin ha. Walang BKB dito. Ito si Draw Ranger. Ice Blast. Mama dun sa may backlines. Pero Skeeter, really hitting it ang kanilang one set of rocks on the bottom lane. There's the Lucent PM for Leslaw. And walang pakialam sa bashers. Oo, meron na pa naman siya Aegis. Hoy! Bookshot! Awan sa podcast, the Cataclysm. Tingnan natin, hindi makamatay si Loa dito. Ayun. Ang Winter Skirt. Ay, patay Winter Wyvern! Ito Winter Wyvern. Yes, it's buyback though. Pero ito si Clockwork, mabibigyan nga rin. Ito si Sneaking. Oo, buti na lang na tornado pa dun si Winter Wyvern. At na-force sila ng mag-buyback. At I think win-win situation para sa Tundra yun. Kailangan lang talaga nila ng 4 stop tingin ko or maganda pa kaya mag-lotus. Mag-lotus or hindi. Kailangan nila talaga 4 stop dito. Kasi kapag na-atos ka ni Viper, well, diba? Wala so, silang kawala. Oo, wala silang kawala agad. Easy kill. Yung Draw Ranger, masakit na rin yung damage niya. Quincy Crew. Still defending their high ground base and mukhang gusto lang nilang mag-attempt dito kasi possible pa naman to for a comeback lalo na kung hindi siguro mamatay yung
Draw Ranger. And also kung makapagbigay ng magandang Winter's Curse si, ano, si Loa. Pero mahirap kasi na the dive out lang or naabot lang din ng clockwork yung backline sila eh. Oh, yun na nga din eh. Pero kita sila dito, ah, maganda yung vision ng ano, ng Tundra. Yung vision ng Tundra. Kitang-kita yung mga movement speed nila. Ay, movement speed, movement. Kumbaga kita mo, meron sa gitna. Imagine mo na kapag naglakad sila diyan, makikita agad kung sino yung ano yung posisyon dito na Quincy Crew, meron din sa may campsite. And ang hirap talaga basahin ng line ng ang hirap basahin ng unang gagawin pa dito ng Tundra kung hookshot. Yun lang na mali ng hookshot dito itong si Snaking. May vision din naman kasi sila dito eh. So alam nila na kaya nilang lumaban. Ako po, si Awar! Nahuli nga dito. There's the Eclipse. Pero makakapag BKB rin siya dito. Tingnan natin. Quinn, susubukan humabol on to 33. Pero alam nila na wala nang buyback itong si Quinn. Tingnan natin. At malulusin beam nga rin dito. And there's the Cataclysm. Mamamatay nga yung Draw Ranger. And the Awar. Sino mo yung Cataclysm naman? Buyback. Pero tatlo mamamatay pa dito sa Quincy Crew. This might be over. At paano magde-defend dito? Viper and this Void Spirit left out. Holy shit! Wait, you know ito? Wala na, it's over, Bobby D. Ang gandang katak na ito. They're just playing the inevitable. Tignan natin, dinadive na rin sila. Kasi labag-use pa si 33. But, okay. Tamang kahit lang din muna, pero dalawang heroes ang nag-buyback dito for Quincy Crew. At dieback pa nga ang mangyayari. Ganun na rin eh. Alam mo na rin eh, itawag na rin natin yan. Aray. Napakaganda nung combo na yun. Kasi parang nilalapitan ni ano ni Luna talaga yung Winter Wyvern. And nahuli na nila eh, diba? And napoporce na dito yung Quincy Crew na mag-back kasi wala nang BKB duration si Draw Ranger. So, nung pagkapatay nila, parang na-force na nag-pop ng Winter's Curse. Wala namang katabi dito itong si, ano eh, si Luna eh. So, ang ganda ng pagka-setup din dito ni Invoker kasi nga mas binoprotektahan nila dito itong si Draw Ranger. Yung sinasabi ko, wala silang frontliner eh. So, napoporce sila na magtakbuhan and yung Cataclysm, dikit-dikit sila doon. Talagang sabog ang mga ulo dito ng Quincy Crew. Mapapakamot ka na lang ulit sa ulo. Yep, indeed. And na-forcing naman na din natin yung drafting phase pa lang na, ano, na talagang lalamang sa early game yung Quincy Crew since ano yan eh, Viper, Tiny, Void Spirit yung magbibigay ng space para kay Draw Ranger. Pero yun lang talaga, hindi nila napigilan yung pagpa-farm nung Luna, ang agang tumaba. And that's it. Tundra tsaka, is no, like, na kapag closed out. Ang daling execute ng lineup ng ano, Tundra. Dahil Dragonite tumalon lang, may Ice Blast, may burst na agad sila eh. Diba? So, ayun nga din ang nangyayari. Wala silang makunat na hero para sa side dito ng Quincy Crew para protektahan yung Draw Ranger. Walang nagtatakpang damage. Kaya talaga ang hirap lumaban. And sobrang yaman talaga ng Luna. So, and yun kapag kasi namatay na yung Draw Ranger, wala na din sila talagang pang, ano, pang damage. Hindi naman din kasi ganun kasakit yung damage ng Viper. Kapag na-stackan ka lang talaga nung, ano, nung first skill niya, dun lang sasakit eh. Pero kung di man makapag-free hit yung Viper, wala din. Yung Draw Ranger lang talaga aasahan nila dito for the right clicks. But yun na nga, it is what it is. Tundra getting this game, one of this best of three series. Tingnan natin kung makakahabol pa ba yung Quincy Crew for game 2. And yun nga, sabi nung mga nasa chat na natin, lason din talaga itong ano, Tundra Esports. And guys, meron tayong kasabay na coverage, that is T1 versus Viking.gg. Dalawa yung live natin na ngayon sa ano, dito sa Kuya Nick page. Silipin nyo lang yung ano, yung page and may makikita kayo na isa pang live. So, ano yun tayo doon? Official broadcast coverage tayo dyan. So, talagang masusulit nyo yung coverage natin na yan. So, we are going for a short break. Game number 2 tayo sa pagbabalik namin for ESL One Summer 2021.